pag ng Panginoon. Kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos? Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na nakapagkarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos.
Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamimighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong kahalakhakan at ang kapanglawan ng inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar, at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, puon guluhin mo, pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samatligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa krus ni Kristo di lamal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon, this is the second prediction o yung pagsasabi ni Jesus na siya ay ipagkakanulo, papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At nagbigay din ng instruction ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sa ating ebanghelyo mula kay San Marcos, narinig natin na ayaw ipaalam ni Jesus na siya ay lilisan na sa Galilea sapagkat gusto niyang turuan ang kanyang mga alagad. Ayaw malaman ni Jesus ito ng mga tao sapagkat alam natin na siya ay baka puntahan ng maraming tao at mawalan siya ng oras upang turuan ang kanyang mga alagad. The reason why Jesus did not want anyone to know about His presence in Galilee was so that He might devote His time and energy to instructing His circle of disciples for one last time in their home area. Yung Galilee, mga kapatid, dito nagkita-kita ang mga alagad at ang ating Panginoong Jesus. Jesus had little success in getting them to understand the mystery of the cross. Yung prediction ni Jesus na siya ay mamamatay at mabubuhay sa ikatlong araw, hindi ito maunawaan ng kanilang mga alagad. Pero sa pagtuturo niya, ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng kababaang loob. Ang sinumang gustong maging una ay dapat maging huli at maglingkod. Iyon yung instruction ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi sa Ebanghelyo, "The Son of Man will be handed over." In the Gospel of Mark, madalas gamitin ni Jesus ang "The Son of Man," ang anak ng tao. Linking that this saying to uses this title in reference to His humanity. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, taong-tao ang ating Panginoong Jesus. Lagi niyang ginagamit yung anak ng tao, Son of Man. Unlike sa Gospel ni John, lagi niyang sinasabi, "I am." "I am the Son of Man. I am the bread of life." At alam nating lahat, kapag sinasabi ni Jesus that "I am," it means presence of God. No? Yung pagiging Diyos ni Jesus ay mas nangingibabaw sa Ebanghelyo ni San Juan. Hindi katulad sa Ebanghelyo ni San Marcos. At si Jesus ay tumawag ng isang bata. No? Ang bata, ang dulot sa atin ng isang bata sa panahon natin ngayon ay tuwa. Nakakatuwa kapag ang bata ay meron tayong bata sa bahay. Nakakawala ng pagod. At siyempre pa, ito ang hisilbi nating libangan. No? Maswerte yung mga apo na naabutan pa ang kanilang mga lolo at lola. Maswerte yung mga anak na may pamilya na sapagkat meron silang mga magulang na handang mag-alaga sa kanilang apo. In the first century Palestinian society, a child would symbolize not so much innocence as lack of social status and legal rights. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, walang sinasabi ang bata. A child was a non-person, totally dependent on others for nurture and protection. And of course, one could not expect to gain anything either socially or materially from kindness to a child. By placing the child in the midst of His instructing His disciple, by embracing the child, Jesus displays His acceptance of the child, who is socially non-entity, as worthy of respect and care. So, sino ang bata ng panahon ng ating Panginoong Jesus?
Naging simbolo ang bata sa pagsunod, sa pagtanggap kay Jesus. Naging simbolo ang bata. Yung walang sinasabi sa ating lipunan ay naging simbolo ng pagtanggap kay Jesus. Yung walang sinasabi sa lipunan, naging simbolo ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sino ba ang bata sa ating lipunan? Dependent sa magulang. Walang naitutulong. Pagminsan, perwisyo pa. Pero ang ating Panginoong Jesus, ginawa niya itong model ng pagtanggap sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga walang sinasabi sa ating lipunan, yung mga nayuyurakan ng dangal, kapag sinetinanggap natin, ang ating tinatanggap ay si Jesus at ang nagsugo sa Kanya. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya mga kapatid, sa pagtanggap natin sa mga taong walang dangal, walang dignidad, sa mga mahihirap, tinatanggap natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Gaano tayo ka-welcoming sa kanila? Gaano natin ipinapakita ang pagmamahal sa kanila? Sa social media, meron isang vlogger, ayaw kumain ng sardinas. Pero ang sardinas, malimit pagkain ng mga mahihirap. Yung ganong pag-uugali ang hindi tumatanggap kay Jesus. Ang ganong pag-uugali, hindi ko alam kung may puwang sa langit. Tanda ng ating pagmamahal kay Jesus ay ang pagmamahal natin sa mga walang-wala at mga mahihirap. Hindi lamang puro debosyon, pagdarasal, kundi ipakita natin ang ating wagas na pag-ibig sa mga taong hindi man lamang makakain tatlong beses sa isang araw. Mga taong walang-wala. Na mga taong kumakain ng sardinas, magkaroon lamang ng laman ang kanilang mga sikmura. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, panawagan sa ating lahat na mahalin ang mga mahal ni Jesus. At ang mga mahal ni Jesus, walang iba kundi ang mga bata. At ang mga bata sa ating kapanahunan ngayon ay mga mahihirap, mga kumakain ng sardinas para maitawid lamang ang kanilang maghapon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama. Tiyapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa. Sumasamba't nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagnanap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran.
Hinihiling naming naway, mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ay umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng Mahal na Birhen at naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat ang krus, sa krus ang kanyang kamay, upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling abubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. May pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng malakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kamalian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay ang
sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ipagkaloob mong aming pakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig,
magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 5, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May misa, triduo at healing liturgy sa 5 ng hapon ng May 22, 23 at May 24. Ang misa konselebrada sa May 25 ay sa ganap na 9 ng umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at mangdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kamayo at ipahaya, kanyang pagkalingatabay, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.